Naman natin ngayon guys ay taga ayan, Poland no? So D4 knight ganun pa rin. So syempre nag ano siya, tinurubok niya nakainin ko yung knight. Alam niyo naman, tatanggihan ko ba yan? Hindi, syempre gusto niya eh. Push. Tapos ano lang, ganun naman. Pag gusto niyo ulit magpa-double pawn, yayaringin ko ulit yun. Kasi malakas yung knight pag may mga double pawns, no? So, ayaw niya. Nakaramdam na yata siya ng ano, magaling tayo sa ano, sure, no? Tapos, yan lang. Yan. So, nag-push siya. Takbo. Ito lang. Tapos, atras. Ikot-ikot lang, no? Kasi kapag kinain niya, GX H4, magiging isolated na yung F5 pawn niya. Yayariin na natin mamaya. So, ayaw niya, no? So, yun lang. Kasi, mag-F4 siya. Tinuloy nga niya. Kung bakit niya ginawa yun? So, kinain ko. Ayaw pala nila na makukunat, no? Nahirapan sila, no? Kain-kain lang din. Tapos, inatake niya. So, inatake ulit niya yung knight. Sinuportahan ko lang ulit. Tapos, yun, naglagay ng konting pressure. Ang plano ko sana mag-bishop D5. Or para ma-develop yung bishop. So, doon lang siya. Tapos, nag-king ako doon para may rook. G1, no? Inatake niya. Takbo lang. Tapos nag-push siya. Dapat siguro B4 ako dito. Pero nakita ko yun eh. Yun na lang. Tapos inatake ko na. Kaon-kaon, no? So, talagang papahirapan mo lang siya. Pinahirapan ko siya, no? Tapos pinush ko. Ayun na. Natake ka yung pawn. So, nag-counter-attack siya, no? Nag-king lang ako. So, kakainin ko na yung pawn. May sinuportahan niya. Inatake ko na naman, no? So, dito sa part na to, talagang nahihirapan na siya, no? Late na sa oras, eh. So, sobrang hirap nung, ano, nung mga katatalo ng kabayo. Binigay na niya yung rook niya, no? So, grabe ka-effective yung, ano, yung gagawin mo ng weakness yung kalaban, tapos hilo-hiluhin mo lang, tapos yun na. Kusa na lang siya. Konting threat lang, bibigay na yun. Hilo-hiluhin mo lang.